magandang araw po sa inyong lahat. And again po, welcome to my channel or welcome back to Buhay Paris Vlog. Ngayong araw po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin is yung mga gawain na dapat natin pong iwasan kapag tayo nandito sa Paris. Huwag po natin ito gawin ha. Kasi sinasabi ko po to or gusto ko pong i-share para yung mga gusto pong pumunta dito or nagbabalak pumasyal or magtrabaho, at least meron na po kayong idea kung ano yung mga hindi dapat natin gawin. So number one po. One, iwasan po natin ang malate sa any appointment. So, ibig sabihin po ng mga kapatid, we must be on time. Ayan, huwag po natin dito dalhin mga kapatid yung tinatawag na Filipino time. Diba? Kasi may mga ugali po kasi tayo na madalas tayo nalilate. Pero alam ko naman, meron naman pong laging on time na Pilipino. Hindi naman po pare-pareho. But I repeat po, dapat po, huwag po tayo magpa-late. So be on time. For example, kung meron po kayong appointment sa trabaho, huwag na huwag po kayong magpa-late. Kung may appointment kayo sa clinic, sa doctor, or sa bangko, you must be on time. Ngayon naman po mga kapatid, nangyayari po minsan na baka merong problema, let's say sa transportation, or may dahilan kaya hindi kayo makakarating sa tamang oras. So ang gawin na lang po natin mga kapatid is mag-send po tayo ng message sa taong kausap natin yun. Kasi wag na wag po tayong malate. Pero yun lang ang dapat natin gawin kapag nangyari yun na baka malate tayo, mag-send po tayo ng message ha. So yun po. And then number two, bawal sumakay sa any transportation na walang valid ticket. Ayan. Especially po sa metro and bus. Sa metro po or sa train, bago po tayo pumasok dyan, kailangan po natin mag-punch ng ticket. Very important po yun. Kasi pag wala po tayong valid ticket, is baka mahuli po tayo ng mga controller. Meron pong controller mga kapatid. Naninita po sila kung meron po kayong ticket o wala. At kapag na-champuan kayo na wala po kayong ticket, is magkakaroon po kayo ng penalty. If I'm not mistaken po mga kapatid, ang penalty po is nag-start po siya sa 50 euro pataas. Paiba-iba po kasi mga kapatid, eh, meron sumisingil ng 50 euro, meron naman 80 euro, basta may penalty. At on the spot, kailangan yung bayaran. So ngayon, kung di naman yung po mabayaran, dahil wala po kayong pera, wala pa rin po tayong lusot. Kasi po, hihingin po nila yung ating identity. Hihingin, what I mean is yung kailangan nila makita yung identity natin. Hindi nila po to kukunin ha, hindi po. So yung identity nyo, yung name nyo, at kung saan po kayo nakatira. And of course, your telephone number. Kasi kung di nyo sila mababayaran on the spot, is magpapadala po sila sa inyo ng sulat or mag-i-email po sila. So it means wala po tayong takas, so kailangan natin bayaran ng penalty yon. And then number two po mga kapatid, don't speak too loud. So iwasan po natin magsalita ng malakas. Lalo na po sa loob ng metro, kung meron po tayong mga kasama, pwede naman po makipag-usap, pero mahina lang po. And then sa telepono, pwede rin po tayo sumagot ng telepono, basta mahina lang po yung boses natin. Kasi kung hindi, pag tayo maingay na ko po, mag-i-snub yung katabi natin. So again po, don't speak too loud. And then pang-apat, bawal po sumingit sa pila. Ayan, importante po yun. Yung pila kasi po is minsan nangyayari, even sa restaurant, pag marami masyadong mga tao, nakapila po tayo. So, kailangan, nasa line po tayo, wag po tayong sumingit. Maliban na lang po, kasi may mga time po talaga dito na mababait yung guard. At pag nakita niya na halimbawa may dala kayong baby, o di kaya kayo ay buntis, ayun, pinapauna po kayo sa linya. Priority po kayo. Pero kung hindi naman po kayo ganun sa sinabi ko, is pumila po tayo. Kahit ganun pa man, buntis man kayo or may baby man kayo, kailangan nyo po talagang pumila. Maliban na lang po kung yung guard mismo ang magsasabi sa inyo na kayo ay mauuna. So yun po yung pang-apat, bawal sumingit sa pila. Pang-lima po, bawal po magtapo ng basura kung saan-saan kapag tayo na sa labas. Kasi sa labas naman po, meron pong mga basurahan dyan. Kung saan,
doon natin pwedeng itapong kung ano po yung mga dumi natin. Kasi po mga kapatid, sample na po dito sa fast food, like McDonald's. Dito po sa McDonald's, pag kami po ay kumakain, kami po yung magtatapon ng aming basura. Ayan, so after kain namin, bago po kami umalis, no, syempre tatapon namin yun. Hindi po katulad ng sa Pilipinas, na diba, sample sa McDonald's, pagkatapos natin kumain, iniiwan lang natin yung dumi natin doon, diba? Kasi meron naman magliligpit, nandun yung waiter or waitress. Dito po, hindi po mga kapatid. So dito po yung self-discipline, diba? So madali lang naman po gawin yun eh. Madali lang po yun. And then yung pang-anim naman po, ito nakakatuwa po. Iwasan po natin ang magdighay, yung magbarp. Sa Moro word pa is yung magtalab. Yun. Iwasan po natin yon. Kasi sabi nga ng mga nandito, mas gugustuhin pa nila na marinig nila yung utot kesa yan. Pero syempre, hindi naman natin kagustuhan yung magdighay, diba? Kumbaga, nangyayari na lang. So, in case na gano'n, magdighay kayo, sabihin nyo agad is pardong. Yung gano'n, yung para bang magsusorry kayo. So, yun, pero iwasan po natin yon. And then, sa pangpito naman po, ito naman is about sa, halimbawa, in front na po tayo ng ano, yung pagkain, yung let's say for lunch or dinner. Pag tayo po ang nag-serve, unang-una po mga kapatid, sample na lang po sa tubig. Pag nag-serve po kayo, unahin nyo po muna yung mga kasama nyo. Lagyan nyo muna yung baso nila. Ang pinakalas na po yung sarili nyo. So, mag-serve muna kayo bago yung sarili nyo. At the same time, huwag din po kayong kumain mauna. Kailangan sabay-sabay po. Ayan. So, yun po yung pangpito. And then, pangwalo. Pangwalo po na ito po is napaka-importante po ito na kailangan po malaman ng lahat dahil ito po talaga yung masasabi na natin na hindi basta iwasan lang kundi ito po is bawal. Bawal na bawal pong gawin yun dito. Bawal po dito na yung pagagalitan nyo po yung bata sa labas, halimbawa yung alagan nyo or kahit anak nyo po yan mga kapatid, iwasan po natin yun. Lalo na sa ating mga babysitter kasi diba nangyayari po minsan na yung mga alaga natin, nayayamot na tayo, nagwawala sa labas, umiiyak. So, hindi naiiwasan na magagalit tayo, ba? Diba? So, iwasan po natin ito, lalo na pag ito'y tinapik nyo, mga kapatid. Wag po natin gawin ito. Kasi alam nyo po ba, minsan po kasi may mga nakatingin po sa atin, sisitahin tayo. Okay lang sana kung sita lang, maya-maya na lang magpaglingon mo, may pulis na po. Kasi nangyari po yun sa isang kaibigan ko mga kapatid. Alaga po niya yun. Yung alaga niya, sobrang tigas ng ulo, yung nagwawala sa labas. So normal, nagalit itong kaibigan ko, sumigaw. Sinita siya ng matanda. Hindi naman lumapit yung matanda. Itinuro siya na yung nagagalit, pero syempre malayo. So hindi pinansin ng kaibigan ko yun. Alam niyo ba mga kapatid, in just a few minutes, dumating na yung pulis para sitahin siya. Eh, buti na lang din at nakapangatwiran itong kaibigan ko. Wala naman po nangyari. Pero syempre, sinita siya at may warning na rin sa kanya. So, iwasan po natin mangyari yun ha. So, bawal po yun. So, yun lang po yung mabibigay ko for today. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong, mag-comment lang po kayo below at sisikapin po natin masagot ito. Ayan. So, bago po mag-end itong aking video, ayan, mag-shoutout uli ako sa aking mga kaibigan na nandyan, yung mga friends ko po na walang sawa na pag-support sa akin. Maraming salamat sa inyo. And syempre, sa ating mga subscriber, maraming salamat sa inyo again, mga kapatid. At sana hindi po kayo magsasabi sawa sa panunood ng aking mga video. Ayan, thank you so much. God bless and bye everyone. Bye! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.